Alright guys, welcome back dito sa channel natin. So ang video naman natin for today ay tungkol dito sa isang proyekto ng DPWH. Ito nga yung Southeast Metro Manila Expressway, isang proyekto ng Build-Build-Build program sa ilalim ng Public-Private Partnership. Ang San Miguel Corporation ang siyang gagawa ng proyektong ito, which is ang expressway nga na ito mula dito sa FTI Taguig hanggang doon sa dulo sa Batasan Complex sa My Quezon City. Ang company na Citra Intercity Tollways na isang San Miguel Corporation company ay siyang gagawa ng proyektong ito. So ang project na ito ay matagal nang nasimulan. Ang groundbreaking nito ay noon pang January 8, 2018. So, noon pa lang nasimulan na yung construction ng project na ito at ongoing na ito sa ngayon. At ito ay inaasahan na matatapos sa taong 2021 ang kanyang completion at opening date. So, ang kabuuang haba ng expressway na ito ay 34 kilometers. Ito ay mayroong 6-lane na combination ng elevated and at-grade sections. So, layunin nga ng proyektong ito na makapagdagdag ng bagong alternative na daanan para ma-decongest nga ang EDSA at ang C5. So, isang expressway na naman ang pwedeng nating daanan kapag natapos na nga ito sa 2021 mula dito sa FTI Skyway sa May Taguig. Pwede ka nang dumiretso papunta ng Quezon City na hindi ka dadaan o gagamit ng EDSA. So mula dito sa May Skyway FTI Taguig, didiretso ito ng C5 hanggang dito sa may portion ng C6 at didiretso ulit ng Ortigas Avenue Extension, dadaan din ito ng Marcos Highway at Tumana Bridge hanggang doon nga sa dulo nito sa Batasan Complex sa May Quezon City. Ang Southeast Metro Manila Expressway ay may project cost o ang budget para sa proyektong ito ay nagkakahalaga ng 45 billion. So gaya nga na sinabi ko kanina, ito ay proyekto ng Build-Build-Build program sa ilalim ng Public-Private Partnership. So itatayo ito ng San Miguel Corporation's Citra Intercity Tollways na company. So ito nga ay may haba na 34 kilometers. Ito ay makakadagdag ng alternative na daanan para sa mga taga-Taguig, mga taga-Taytay Rizal, Antipolo, at lalong-lalo na sa Quezon City. So, mula nga dito sa Taguig Skyway ay pwede ka nang dumaan dito pa-east na hindi ka na gumagamit ng EDSA o ng C5. So magkakaroon nga ito ng mga exits dito sa Taguig, sa may Taytay Rizal, Antipolo, hanggang doon nga sa may Batasan Complex sa may Quezon City. So makakabawas ito sa daloy ng trafiko ng EDSA dahil nga meron ng alternative na daanan yung mga motorista. At meron pa itong proposal na i-extend ng extension link papunta ng San Mateo Rizal hanggang San Jose del Monte hanggang makarating na nga ng NLEX sa may Bukawi sa Bulacan. So guys, ayan na nga po yung mga detalye nitong Southeast Metro Manila Expressway o C6 Expressway na inaasahan na nga na matatapos at magbubukas na sa 2021. So isa na namang alternative expressway project na pwedeng daanan ng ating mga motorista para nga to decongest nga ng ating mga pangunahing road at highways. Okay guys, yun lang ang update natin tungkol nga dito sa Southeast Metro Manila Expressway o ang C6 Expressway na proyekto nga ng Build-Build-Build program ng Duterte Administration.
So kung bago ka pa lang dito sa channel natin, huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga vlog natin. Thank you for watching.